Ay, naku, Jane, kung ako sa'yo, talagang pipilipitin ko yung liig ng Valerie na yan. Kaya lang, baka magalit sa akin yung nanay mo. Sabihin, hindi kita tinuturuan ng tama. Pero, alam mo, importante pa rin kasi ang pamilya eh. Kapatid mo yan eh. Ate, may bisita tayo. Oh. Sandali lang, Ate Valerie, ah. May kukunin ako sa taas. Gusto sanang sumama ni Dad. Pero sabi ko, this is something I want to do by myself. Alis muna ako. Kailangan mag-usap kayong maayos magkapatid. Jane, sanang patawarin mo ko. Hindi man ngayon, but I hope eventually you will. Sabihin mo nga sa akin, ilang beses mo pinagtangkaan ang buhay ko. Ano? Yung nangyari sa Villa Clemente. Yung napahamak pati pamilya ko. Anong kinalaman mo dun? Jane, wala. I swear, wala. Alam kong nandun si Dad, bakit ko gagawin yun? Anong petsa na, ma'am? Inip na inip na ako dito. Maghintay ka lang. Okay? Pati yung pangako mo na hahanapin yung mag-ina ko. Nasa na? Huwag ka kasing apurado. Mahahanap din natin yung pamilya mo at makakalaya ka rin siyan. Maghintay ka lang. Tatlong araw, ma'am. Kapag hindi mo natupad yung pangako mo sa loob ng tatlong araw, papipilitan akong sabihin sa kanila na kasabwat kita at kung sino ka talaga. Pinagbabantaan mo ba ako? Naniligurado lang, ma'am. At kapag may masamang nangyari sa akin, sisiguraduhin ko na may maglalantad ng lihim niyo. Hoy, tama na yan. Hindi pa tapos, boss. Tama na sabi. Abusado ka na. Nila Cruz, pasok mo na to. Jane, look. I don't expect you to believe me or to forgive me right away. Oo naman! Attempted murder! Tapos ina-expect mo, ganun-ganun lang mapapatawad na kita? Eh, hindi pa nga nahuhuli yung kasabot ni Sir Marco, di ba? At least, kapag napakulong na kita, eh mababawasan na yung mga kriminal na umaaligid sa amin. Kaya nga, eto. Nagpakonsulta na ako sa abogado. Magda-draft na rin ako ng complete affidavit. Tapos, ipa-file na namin sa prosecutor's office. Jane, please naman, oh. Mag-usap naman tayo ng maayos. Hindi pa tayo nag-uusap ng maayos? Hindi naman kita sinisigawan? Paano ayos ba ang gusto mo? Sige, tsaka na lang tayo mag-usap. Ate! Ate! Ate, sandali! Ate! Ate, alis ka na? Kailan ba tayo mag-outing ulit? Di ba tuturuan mo ako mag-swimming? Oo naman, Mon Mon. Promise ko yan sa'yo, ha? Sige na, mauna na ako. Alam mo, Nak, sa palagay ko, ikaw lang ang makakumbinsi kay Jay na magpatawad. Kayo ba, Manang?
Pag may ginawang krimen ng pamilya mo, poprotektahan niyo din po ba? Alam mo, sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, naisip ko na lahat naman tayo deserve natin a second chance. Kaya nga tayo binigyan ng puso ng Diyos para magpatawad. Pero yung mga nagkasala, dapat marunong ding magsisi. Para makabawi. Pero dapat yung pagsisisi galing sa puso. Ano? Kinakampihan mo rin si Valerie? Ano? Hindi! Baka naman mahal mo pa! Jane, makinig ka. Nung namatay si Mang Dado dahil sa kagagawan ano ko... Ano nalaman ni Mang Dado dito? Ang sinasabi ko, yung ginawa... Jane, makinig ka muna, okay? Ginawa ng pamilya ko lahat para pagtakpan yung kasalanan ko. Pero hindi kinaya ng konsensya ko. Ginawa ko, lumapit ako sa pamilya ni Mang Dado. Umamin ako. Kahit na alam kong malabong mapatawad nila ako. Handa na nga akong makulong nun eh. Handa na ako sa parusa. Pero ang laking gulat ko, pinatawad nila ako. Jane, isipin mo yun. Napatay ko yung tatay nila, pero pinatawad nila ako. Kung nagawa nila sa akin yun ang hindi nila ako kaano-ano, hindi malabong magawa mo rin yung kay Valerie, na kapatid mo. Magkaiba yun, Edward. Yung sa inyo aksidente, yung ginawa sa akin ni Valerie, pinagplanuhan. Sinadya niya yun. Jane, pero nagsisi na siya. Alam mo, kahit anong sabihin mo, hindi na magbabagong isip ko. Ididimanda ko pa rin siya. Lahat naman tayo deserve natin a second chance. Kaya nga tayo binigyan ng puso ng Diyos para magpatawad. Pero yung mga nagkasala, dapat marunong ding magsisi. Para makabawi. Pero dapat yung pagsisisi galing sa puso. Sana, anak. Sana pag nalaman mo na yung lahat, sana mapatawad mo ako. Hanggang sa tayo'y matuto, sa kabigo ang natamo, kaya ko'y naghihintay sa tunay kong mahal. Isipin ang bukas at kalimutan ang nakalipas. Good evening, ma'am. Good evening. Ace, everything's so messed up. Everything's blown out of proportion. Imagine, yung ex ni Edward gustong patayin yung current girlfriend niya ngayon. Gosh. Classic case yan ng crime of passion.
Pero yun nga, hindi mo naman pwedeng idahilan ng love para gumawa ka ng krimen. Ikaw ba, Ace? Are you willing to die for me? To kill for me? In the name of love? Bakit ka naman gagawin yun? Na hindi mo pa nga pinapakilala sa parents mo. Ngayon naman tayo eh. Aileen, yung brother mo, pinakilala niya na yung girlfriend niya sa parents niyo. Maybe it's about time na makilala ko rin sila. Late na oh. Ano, gusto mo gisingin ko pa sila para ipakilala ka lang? Okay. Night. Night. Ikaw lang nga, Pre. Hayop ka talaga, Anton. Kung tinulungan mo ako, hindi sana ako sasabi. Di mo ba talaga ako titigilan? Sinubukan ko lang naman kung makakatsamba ako eh. Ha? Kaso iba na tsambahan ko eh. Ito. Ako si Jocelyn Irosal, isang Pilipino, nasa wastong taong gulang at wastong pag-iisip ay sumasang-ayon na malayang ipagkakaloob ang buong kustodiya ng aking anak na sina Daniel Irosal kay Andrea C. Bueno. May pirma mo? Ano ka nagkaanak? Wala kang pakialam. Kaya ka ba nagpalit ng pangalan? Ha? Hindi dahil may pinagtataguan kang krimen. Pero teka, hindi ba krimen din yung magbenta ng anak? Binenta mo yung anak mo sa amo mo. Ha? Yung bang dahilan kung bakit ka nawala, nagpalit ka ng pangalan? Sinong anak mo dun sa dalawa? Yung lalaki o yung babae? Umalis ka na, Anton. Nakalagay dito, tinan mo. Hindi ka na pwedeng lumapit, hindi magpakita. Kailan ka nagkaanak? Bakit hindi ko yata alam? Kaya ka ba nawala? Manang! Parating na rin mga pulis! Pinapatawag tayong lahat ni Sir! Mang Nick, sige, susunod ako! Sige! Salamat ka, hindi ako nagsalita. Eh, bakit? Alam pa namang hindi mo ako isusumbong eh. Dahil alam mo, nasabit ka rin dito. Ito ba yung anak mo? Ha?
Anton. Hindi, Anton. May utang na loob. Alam niya ba na ikaw ang nanay niya? Utang na loob, Anton. Huwag mo nang guluhin ang buhay ng anak ko. Utang na loob! Ulis ka na!